graduate na sa listahan. At nagagalak akong mabatid na sila ay nakakatayo na sa kanilang sariling pa. Kaugnay nito ay inutusan ko ang DSWD na pag-ipayuhin pa ang pagripaso ng listahan upang maitutok ang pamimigay ng sapat na ayuda sa mga lubos na nangangailangang pamilya. Magpapatuloy ang supplemental feeding program para sa mga bata sa child development centers at supervised neighborhood play, at lalo pa nating palalawakin sa taong 2023. Hindi rin natin nakakalimutan ang mga solo parents at mga nanay na nahiwalay sa kanilang mga mister dahil sa karasan. Pagtitibayin natin ang programa sa violence against women and their children. Kabilang na ang counseling para sa mga biktima, katuwang ang ating mga LGU. Tiyakin natin na sapat ang pondo sa halos 70 residential care centers at 7 non-residential care centers para sa vulnerable sectors at persons with disabilities na sumisilong dito. Sa ating sitwasyon ng pangkalusugan, nariyan pa rin ang banta ng COVID-19. Lalo't may mga nadidiscovering bagong variant ng coronavirus. Pero hindi na natin kakayanin ang isa pang lockdown. Wala na tayong gagawing lockdown.